So, dito na tayo sa number 8, yung Yamada House. Ayan, Yamada. Ito yun. Yan yung itong bahay na to ay steeply pitched ng Gashozukuri roof. Yan. Yan yung roof niya. So, yung Yamada family. So, yan. Yung kanilang ikinabubuhay dito ay yung silkworm cultivation. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. At meron silang fire farming. So, yan. Diba? Ganda. Yung luwang. So, yung space under the floor, yun, ginawa namang ito. Yung space under the floor. So, ginamit yun para sa manufacturing ng gunpowder naman. Yun, yung banda dun. Ito. Yan. Sa gunpowder naman. Ito. Gunpowder pot. So, dito siya. Yung dito sa hindi naka-elevate. Ground floor talaga siya. Yan. Ito yung nakaangat para naman to sa pag-cultivate ng mga silkworm. Hello, Daddy! Orange fence. Let's go to orange fence, Mommy! Or fence. So, pupunta na tayo sa number 9, which is yung Nohara House. Let's go to orange fence. Hanapin natin kung nasan siya. Tingnan niyo yung mga walls. Daddy, oh, parang inano na mga puno. Yung ano ng puno, balat. Ang ganda. Talagang di papasukan ng ano, ng tubig. Dito pa rin to sa ano ha, sa Yamada House. Ayan o, ang galing. Ah, ito yung toilet nila. Yamada toilet. So, ito yun. Ito yung toilet nila. So, syempre, bawal na buksan. Ganito rin yung tsura nila. Pati yung roof talagang yung makakapal talaga. Nahanap niya na ba? Oh, ito na pala. Yung Nohara House. Ito na yun. Yes. Wow. Tori. Passage to toilet. Tingnan natin kung ano nasa loob. I'm here. Wow, the painting. Crossing basket to mga to. Lalaki. Mommy. Yes, what do you see? The dried fish died. Dried fish. Dead. Is it a fish? It's a tub. So yung Nohara House, ito ay typical Gashozukuri house na may massive steeply pitched roof din. Ayan o. Yan. Tapos, meron siyang extremely sturdy frame para masupport yung weight ng kanyang roof. Ayan o. Ano sa loob. Ayan. Kasi yung roof na yon para meron siyang support para doon sa weight ng bubong, and then nakakadagdag pa kasi sa weight niya yung pag nag-i-snow. Yun, kaya yan o. Kailangan parang meron siyang tukod talaga sa gitna. Yan. At yung Nohara family din ay nagre-raise din ng mga silk worms and nagbo-burn woods din sila para maging charcoal o nagka-carbon din sila dito. Number 10 na tayo. Number 10 na. So, yung Yamashita House. So, ito yun. Tingnan nyo. Ang ganda. Kasi pag sa malayo, ang ganda. Ito yung front nyo. O, diba? Ang ganda.
Ito, party rin to. At wala talaga siyang pasukan. Nakasarado siya ngayon. So, ito naman yung Sakuda House. So, sa Chiba Prefecture naman to. So, nung late 17th at 18th century naman. So, ito ay merong dalawang roof. Yan. Yung isa ay na over the living space at yung isa naman ay over the earth floored. Ito yan. Ito yung earth floored. Tapos, ito naman yung over the living space. Yan. Nakaangat siya ng konti. So, dalawa yung bubong niya. Ayun. One, two. Yan. So, yung head of the Sakuda family, yun yung responsible para sa sane net sardine fishers community naman. So, yun yung kanilang pinagkakaabalahan. Yan yung kanilang bahay. Yan o. Ito yung mga rooms. Yan. Parang nag-ano dito. Kanilang parang lutuan din. Yan o. Ano yung babong o? Kaya fisherman na yan, meron silang pakan ng fish. Ito. A straw house on stilts. Ayan. Raised floor straw house. Ayan. Nakalaze nga. Four thick columns are made of toxic tree known as Iju. Yan na nagpro-protect sa column niya. Yun o, kakapal o. Diba? Ginagamit to pang store sa rice. Parang sa kanda. Tapos may ladder. Oo nga. Parang sa ipugaw. Yan o. Tapos may ladder siya. Access papunta dun sa taas. Grabe. Grabe yung ladder na yun o. Ayun lang o. Number 13, yung Hiroshi House. So, ito yung Hiroshi House. So, yung Hiroshi family, nung una, sila ay nagpapatubo. Nagtatanim ng mga tobacco. Pero, bigla nag-shift sila sa pag-cultivate ng mga silkworm din. Ganun yung gawa nila. Tingnan nyo, ganito kakapal yung sa bubong nila, oh. Diba? Ito yung makikita dito sa loob ng Hiroshi House. Pagawaan na. Ito yung mga transportation and tools. Yan mo. Mommy. Yes. We're in there. Ito yung pataas. Ano ang nasa dako paroon? What is it? Water? More village house. Yes, let's find. O, tingnan nyo yung mga walling nila. Mommy! Na. Let's go! Iba naman yung pagkakagawa niya. Ibang materialis ang ginamit. Parang mud. Na pinagsamang straw and mud. Mud. Punta naman tayo dito sa number 14, which is yung Ota House. Ayan, no. Ito ay galing naman sa Ibaraki Prefecture. Doon siya galing. So, yung Ota family naman ay engaged naman sa farming. Yun, farming naman yung kanilang pinagkakaabalahan yan. Tapos, village headman naman yung kanilang head of the family. Yan. Mommy! Oh, kuya! Come on! Go! Bukod! Go, go! Look, oh! Go here! Tingnan natin yung nasa loob. There's some boxes. Did you see the bucket? Yeah, there it is. Ito yung nasa loob niya. There's a bucket. Hi dear mommy. Yes. Come on. Dear mommy. Yes, be quiet. Yeah. What do you see, kuya? So it's beautiful, mommy. Uh-huh. Oh, yeah, yung Ota House. Oh, farmhouse talaga. We have some sand in the bucket. We got sand into the...
So dito naman tayo ngayon sa mga houses na nakuha nila sa Kanagawa. So Kanagawa Regional Village naman dito. This way. So number 15 yung Kitamura House. Onegaishimasu. So ito yan oh. Yung Kitamura House. So yung Kitamura family, so yung major craft nila ay yung tobacco din. Pagtatabako din. Ayan. Mommy! Yes. Just, I see a bucket over here. Yes. Let's go see the bucket. Mm-mm. Come on. Yun, tingnan nyo yung flooring niya. Yung flooring daw niya ay yari sa timber. Ayan no. Yari daw siya sa timber. Ayan. Tapos yung living room naman niya. Ayan no. Yari naman sa bamboo. Ayan. Yan ay timber. Yari sa timber. Ito naman ay bamboo. Yung bamboo made. Napaka-cool yung pagkakagawa. Ayan o. Number 16, the Kiyomiya House. And ito yun. Yung Kiyomiya House. So, iba yung kanyang roof. Ayan o. Come on, Mommy. Ito daw yung bubong nito ay napapalibutan ng, oh, nahuhulugan ng mga bloom, mga cherry blossom. Mommy, the book is hiding. Yan, kapag spring. So, isa ito sa pinaka-oldest na buildings dito sa museum na ito. Yan, isa ito. Tingnan nyo, iba yung pagkakayari niya kaysa sa iba. Yung bubong niya. Ayan o, yung kisame din niya. Yan. So, yung Kiyomiya family ay nag-grow ng mga, ng rice at saka ng mga pears before. And then, nag-start na rin silang maging carpenters. Yan o. Ito yung kabahayan nila. Ayan o. Diba? Ayan o. Kitang-kita talaga kung ano yung uri ng pamumuhay si meron sila dati. Mommy, I can look. Yes, yeah. Over there. Mommy! Oh. Wait for me! Wait for you! No! So, ito naman yung hut for storing firewood. So, ito yun. Number 17 ay yung Ito House. Ayan o. So, ito yung Ito House. Yun. Nakita nyo ba? So, yung Ito family, nag-grow sila ng mga persimmons na unique naman sa Kawasaki. So, yun yung kanilang ipinabubuhay naman. Yun. At, nagsimula na rin silang, at kasabay nun yung pagkukultivate nila ng mga silkworm at ng dry field farming. So yun yung kanyang kanilang pinag yung kanilang pag ikinabubuhay. So yun. Kanilang reception area. Yan. Tingnan nyo yung wall nila. Made of mud and straw stone. Yan o. Then naka-elevate din na made of bamboo. Tapos dito naman ay yung ground flooring nila. Then dito naman yung storage nila ng kanilang soybean paste. Yan o. Wow. Medyo madilim na. Number 18 naman ay yung Kokagesan Shrine. Ayan. Ginawa tong shrine na to para sa mga people na nag-e-engage sa silkworm cultivation. Yan, shrine. Dahil dito siguro yun, kaya para mas malapit. Yan, ginawa. Yan, meron silang... Ba? Naka-inline ko yun pala to sa... Indian princess, ha? Yan.
ang parang ano ng diyosa ba, Indian princess, na sinasabi o pinaniniwalaan na nagdadala ng sericulture sa Japan. Yung seri princess niya yun. Oh. At eto, diba, naguhugas din ang kamay pagpupunta sa shrine. Ito yung loob ng maliit na shrine na to. At party pa rin to ng Kanagawa Prefecture. Noong 1863 naman, doon ang galing din to. Isa pa rin to. Yan, dito naman tayo sa Iwasawa House. Tingnan natin. Ito, Iwasawa House. Ito yung itsura niya. Sa labas. Ayan siya, oh. Uy, gising na yung anak ko. Iba naman yung walling naman ito. Ayan yung parang sa Pilipinas, yung binalbal na piniyak-biyak na kawayan. Ganun siya. Yun, oh. Ito yan. Kanagawa pa rin to. Galing. Kanagawa Prefecture. Noong late 17th century naman siya nagawa. Ayan, yung Iwasawa family. Yan. Engaged naman sila sa pag-uuling. Charcoal making naman din. Yung kanilang ginagawa. Ayan. Tapos, maliban doon sa charcoal, meron din silang tea cultivation. Nagko-cultivate sila ng mga ng tea. Yung mga halaman na para sa cha. Yun yung kanilang mga gawain. Wow. Tingnan yung mga bintana nila. Ganyan yung mga bintana nila para maprotektahan sila sa mga kung ano mga hayop, ganyan. Kaya ganun yung pagkakagawa ng bintana nila. So, dito naman, papunta, that way, Kabuki stage naman yon, yung West Gate. So, ito yung mga makikita dun. Yan. Dun yung daan. Yan. Di na kami makaakyat ni Mayumi dun. So, umakyat na si Ferdy kanina. Ayan. Malayo daw kasi eh. Ayan. See you sa baba.